Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Yan, nakatikim ng katakot-takot na sermon ang mga tauhan nitong si Speaker Martin Romualdez kabilang si Atty. Anthony Abad at Mr. Noel Oñate ng grupong pirma. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, tahas ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa mga abogado ni Romualdez na panlilin lang ang kanilang ginagawa sa taong bayan dahil sa sapilitang pagpapapirma sa mga inosenteng individual dahil lang sa kanilang pansariling agenda. Section 22, Canon 2, do not take advantage of a non-lawyer's lack of education or knowledge of the law. Eh, nambubola kayo eh. Kitang-kita yung TV ad. Nakita mismo itong form na walang katuturan. Linilin lang, sinusuhulan yung tao. Nasa code of conduct ba yan ang matinong abogado? Samantala, nakatikim din ang sermon itong si Atty. Abad dito kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Bato, hindi public interest ang ginagawa ng kamara at grupong pirma, kundi nakapaloob dito ang malinaw na buwagin ang Senado. Alam mo, Atty., sabi mo, you want to get public attention through deception? Yung ba ibig sabihin? Article 1, Section 1, Article 17, yun ang laman. So, ganun pala kayo ka-deceptive ng mga tao. You deceive the public. At suportahan ninyo ang PI para ganito, ganun. Tapos, ang laman ng pinapapirma ninyo, i-diminish ang power ng Senado. Ha? How deceptive can you be with this kind of approach? Hindi naman nakalusot ang mga paliwanag ni Abad dito kay Senator Amy Marcos matapos mabisto ang tila pakikipagsabwatan ng kanilang grupo sa Commission on Elections o COMELEC kung saan ay sila ang responsable sa pagbibilang ng mga nasolicit na pirma. Intention, we know na i-invalidate ng COMELEC ang mga signatures if tainted with irregularity or anomaly yung pagsolicit ng signatures. Ngayon, ayaw po namin masayang ang lahat ng pinaghirapan. Abisado, ang liwaliwanag, limpak-limpak yung apidabit, bibigay ko sa iyo. Ano, anong masasabi mo ngayon? That will be answered by the people in the operations, yung mga nasa ground po. Bakit operations? Eh, nabigay na to sa COMELEC, ipagtatanggol mo pa rin to, kahit sinuhulan tong lahat. Samantala, ilan sa mga resource person na inimbitahan ng Senado ay naglabas din ng sama ng loob kaugnay sa mga form na ibinibigay ng mga tauhan ni Romualdez sa ating mga kababayan para sa kanilang pagpirma kapalit ang konting halaga. Ayan. Itong tinatawag na inaamin naman po, ito'y isang political operation. The scale alone of this operation, eh talagang halatang halata, hindi ito from the people. It points to a design. Una muna, people's initiative just to settle whether joint or separate ang voting. Then saka pa yung actual amendment. So, this is really part of a grand design. Yung si ordinaryong Juan na pipirma doon, alam niya ba na ang pinipirmahan niya pala na disenyo ay babaguhin ang economic provisions? Of course not. Isa rin sa mga nadismaya at naglabas ng kanyang hinaing sa kamara ay itong leader ng For Peace kung saan ay umamin na naisahan sila ng grupo ni Romualdez dahil karamihan sa mga pumirma sa kanilang lugar ay For Peace member dahil sa mga di umano ay pangakong ayuda. Kasi po, totoo po yun na yung mapanglin lang. Kasi nga ay halos kasi sa mga member, halos kasi na pumirma po dyan mga For Peace beneficiary. Ang sinabi may kapalit, no? May kapalit 100 to 1,500. Siyempre kasi sa sobrang hirap din po, no? At hindi nila naintindihan kung ano pong pinipirmahan nila. Po, totoo po 'yon na mayroong pumirma na gusto nilang bawiin yung pirma. Pero ang problema, 'yun po yung tinatanong namin. Paano po mabawi ang pirma nga na ano po namin sa narinig po natin ngayon sa COMELEC na
yun pala ay hindi po agad masolusyonan, no? Kundi tatakbo pa ng mahabang panahon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po na... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mga kaibigan, kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. That was not our intention. Meron ho kaming second stage, yung public information campaign. Meron pa rin ho sana kaming ilalabas ng mga ads. Pero na how much was that? Pero yung una, panlilin lang. Di ba napaka-dami natin, 2023 Code of Professional Responsibility and Accountability. Di ba? Lahat kayo, abogado. Section 12, Canon 2, lawyers must be informed. Must inform their clients of dishonest, deceitful, misleading conduct. Ayan. Puros ganyan yan. Section 22, Canon 2. Do not take advantage of a non-lawyer's lack of education or knowledge of the law. Eh, nambubola kayo eh. Kitang-kita yung TV ad. Nakita mismo itong form na walang katuturan. Linilin lang, sinusuhulan yung tao. Nasa code of conduct ba yan ng matinong abogado? Wala po, Madam Chair. That was not our intention. We know na i-invalidate ng COMELEC ang mga signatures if tainted with irregularity or anomaly yung pag-solicit ng signatures. Ngayon, ayaw po namin masayang ang lahat ng pinaghirapan. Abisado, ang liwaliwanag, limpak-limpak yung affidavit, bibigay ko sa iyo. Anong masasabi mo ngayon? That will be answered by the people in the operations, yung mga nasa ground po. Bakit operations? Eh, nabigay na to sa COMELEC, ipagtatanggol mo pa rin to kahit sinuhulan tong lahat. Madam Chair, as explained, our role in this with PIRMA is to help PIRMA navigate through all the legal issues. Yes, Madam Chair, as we said during the last hearing, iba ho yung grupo namin ni Mr. Oñate when we were engaged as counsel for PIRMA. Iba ho yung grupo ni na Attorney Garbin. Sila Attorney Garbin, sila po yung magkakasama ni na Attorney Abad. Okay, I think Attorney Espiritu of San Lacas wanted to bolt in but we haven't given him the chance. Actually, Honorable Chair, magpapaalam lang po ako. I will just ask leave. But at the same time, may gusto ko idagdag sa yes po, magpapasalamat po ako sa mga senador, sa inyo po, at talagang wala akong naniniwala sa amin na ito'y inisyatibo talaga ng taong bayan. At nagpapasalamat ako sa inyo, mga honorable senators natin, na ito'y na-expose nyo sa taong bayan. Itong tinatawag, na inaamin naman po, ito'y isang political operation. The scale alone of this operation, talagang halatang halata, hindi ito from the people. Okay, we're talking about operation manager. We're talking about what? Two-stage. The fact alone that there's a two-stage type, It points to a design. Una muna, people's initiative just to settle whether joint or separate ang voting. Then saka pa yung actual amendment. So this is really part of a grand design. Yung si Ordinaryong Juan na pipirma doon, alam niya ba na ang pinipirmahan niya pala na disenyo ay babaguhin ang economic provisions? Of course not. Ibig sabihin, meron pang patutunguhan to. Hindi maaring galing sa people yan, Madam Chair. Yan ay talagang disenyo. And of course, since it is a political operation, there are politicians behind it. And of course, as we say, kapag motive, opportunity, sino may power to do that, sino magbe-benefit, we know that it comes from the lower house. Yan lang po. Maraming salamat po, mga senator, and I ask for leave. Sasama po ako ulit sa inyong hearing kung maraming saan salamat. Talagang ang katotohanan ay lumalabas. Maraming salamat sa San Lacas. Nandito rin ang four-piece parents na pinangangatawanan ni Ms. Tubelio. Meron kang idadagdag sa sektor ng mahihirap yes, ng four-piece mismo.
Magandang araw po, Ma'am Aimee, Ma'am Chair, at kay sa ating Senadora Binay, kay Senador De La Rosa, at kay Senador Bonggo, marami at sa Senador Isanteveros. Marami sa grupo ninyo pinapirma to, so yes, clean comment lang po. Yes po. Sa amin po, no, sa SNPP, sa samahang nagkakaisang pamilya ng Pantawid bilang pangulo ng samahan, kami po talaga ay nagbabantay din dito, no? Kasi po totoo po 'yon na yung mapanglin lang kasi nga ay halos kasi sa mga member halos kasi na pumirma po diyan mga purpose beneficiary. Bakit po? Kasi nga ang sinabi may kapalit, no? May kapalit 100 to 1,500. Siyempre kasi sa sobrang hirap din po, no? At hindi nila naintindihan kung ano pong pinipirmahan nila. Kaya po kami mismo sa samahan ay may mga GC kami, wag po kayong pumirma diyan. Mahalaga ang pirma nyo, alamin nyo kung para saan po 'yan. Dahil wag tayo na kagaya noon, kung anong mga ginagawa sa amin pala bilang isang mahihirap ay lalong naghihirap nang dahil sa mga ganyan. Dahil hindi lang po ito nangyayari, di ba? Panahon ng eleksyon, ganun po ang nangyayari. Kaya ang position po namin dito ay talagang binabantayan namin. At doon po, totoo po yon na mayroong pumirma na gusto nilang bawiin yung pirma. Pero ang problema, yun po yung tinatanong namin, papaano po mabawi ang pirma nga, na ano po namin sa narinig po natin ngayon sa kumilik, na yun pala ay hindi po agad masolusyonan, no? Kundi tatakbo pa ng mahabang panahon. Sa amin po, bilang isang nasana naman po, huwag baguhin yung batas, di ba? Yung constitution. Ang dapat po tugunan, ang kahirapan ngayon. Bakit po? Ang taas ng bilihin na dapat po, yun yung tugunan, di ba? Yun yung gawa ng solusyon. Dahil nga, kaya po pumapatol ang mga tao dahil kailangan nilang pera. Dahil nga, ang taas ng bilihin, ang bigas pa lang, 65 na. So alam ninyo na may suhol o alok ng ayuda. Totoo po yon. Marami sa pangkat ninyo ang halos po nationwide. Sinabihan. Halos yes po. Nationwide. Marami salamat, Mrs. Tubelio. At tunay kayong mga kinatawan o mahihirap. At sana, kung totoo yung People's Initiative, nagmula sa pangkat ninyo. Yes, ang ano po nga namin ang tawag po diyan, MI, Mambabatas Initiative. Yun pong tawag namin diyan, bakit po? Kasi kung People's Initiative, dapat ang tao mismong buboto at willing silang pipirma na wala silang pagsisihan. Yun po, maraming salamat po. Mga kabayan, at yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.